Una sa lahat ay gusto kong bumati ng isang napakaganda at nakaka-inspire na hapon sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roger, isang loyal listener at isang active commentator sa inyong YouTube channel na Papa Dudot Stories. Ang totoo niyan ay matagal ko nang gustong ibahagi ang aking kwento, kaso'y naghahanap na lamang po ako ng lakas ng loob kaya medyo natagalan ang pagsulat ko. Pero ngayon ay handang-handa na ako. At kung sakaling mapipili po itong basahin ay hindi na ako mahihiya. Papa Dudut, lihit ni mong taga Tacloban, Leyte ako. Pero kasalukuyan ako nakatira ngayon dito sa Bacoor, Cavite. Nagpunta ako rito sa Cavite para magtrabaho bilang quality control checker sa isang factory ng pagkain at chicherya dito sa Anabu, Imus, Cavite. Malaki kasi ang pasahod dito kumpara sa pasahod sa aming probinsya. At sa pagsalta ko rito sa Cavite ay nakilala ko si Elaine, na isang assistant supervisor on production doon sa factory. Mabait naman si Elaine, maganda at higit sa lahat ay madaling lapitan. Kaya nga madali ko siyang naging ka-close, Papa Dudut. Sa ilang buwan naming magkasama ni Elaine, sa trabaho ay hindi ko maiwasang mahulog noon ang loob ko sa kanya. Pero sa halip na ipagtapat ko ang katotohanan ay kinimkim ko na lamang ang mga nararamdaman ko kasi meron ang nagmamay-ari sa puso ni Elaine, isang tomboy na nagngangalang Rowena. Papadudod, sa kabila ng lihim kong pagtingin kay Elaine ay naging close pa rin kaming dalawa. Na umabot na nga sa puntong parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Samantala, habang kumakain kami sa isang Chinese fast food chain, sinamantala ko ng pagkakataon kasi minsan ka lang manlibre sa akin. Grabe ang sarap ng congee at pansit, natutuwang wika sa akin ni Elaine. Napapangiti naman ako sa kanyang reaksyon. Naku, hinahinay lang sa calories at baka bumigat ka, paalala ko noon sa kanya. Alam ko naman yun, nakokontrol ko naman ang pagkain ko. Eh teka, wala ka bang kakaining iba maliban sa buchi? Tanong niya sa akin. Inuna ko lang itong buchi kasi alam mo na, favorite ko ito. Pero lalantakan ko din itong fried chicken at congee ko. Natatawang sagot ko sa kanya. Halika, ubusin na nga natin itong mga in-order natin. Mamaya eh mamamasyal pa tayo sa mall. O sayo na itong buchi ko. Wika niya sabay lagay ng dalawang buchi sa plato ko. Nako, isa yan, sabi ko naman sayo. Hindi kasi ako mahilig sa buchi, sagot niya sa akin at nagkibit balikat na lamang ako at kinain ang butching ibinigay niya sa akin. Halika, susubuan kita. Maya-maya'y biglang sabi niya sa akin. Lalo kong natawa noon. Naku, susubuan mo na naman ako. Baka pagkamalan tayo na magsyota, ang sabi ko pa noon sa kanya. Ay naku, huwag mo silang intindihin. O heto, pagkatapos nun ay sinubuan niya ako ng congee. Ganon talaga si Elaine kapag kumakain kami, Papa Dudut. Pakiramdam ko talaga ay palagi siya ang ate ko, habang ako naman ang kanyang pinakamaliit na bunso. Minsan parang bata niya ako kung tratuhin, na taaminin kong naaasar din ako noon. Pero nasanay din ako sa kanya. Ang sweet natin oh, kaso baka naman magalit sa akin yung syota mong tomboy. Medyo pag-aalala ko sa kanya. Huwag ka mag-alala kay Rowena, Roger, mabait yun. At saka hindi selosa. At saka sa tingin mo, pagseselos ang kanya? Medyo napapahagikik na tanong ni Elaine sa akin. Teka, eh gwapo naman ako ha. Depensa ko. Para ka lang naming baby brother, sagot niya sa akin. Natawa na lamang din ako sa pang-aasar niya sa akin. Pero mahirap na. Baka pagselosin niya ako, sabi ko pa sa kanya sa huli. Kilala ka naman ni Rowena. Alam niyang harmless ka at saka alam naman niyang mag-best friend lang tayo, pagpapatuloy niya. E teka, nasa na pala si Rowena?
Hindi ba sa mga oras na ito ay dapat ay umuwi na siya galing sa work? Tanong ko naman sa kanya. Nag-text sa akin si Rowena kanina at ang sabi niya sa akin, mag-overtime daw siya. Ihintayin ko na lang siyang umuwi mamaya. Kwento naman niya sa akin. Elaine, salamat ha at sinamahan mo ko ngayon. Nakangiting wika ko sa kanya. May gusto pa sana akong idugtong sa sinasabi ko pero naisip ko na huwag na lang. Baka kung ano pang isipin ni Elaine. Napangiti naman si Elaine sa sinabi ko. Palagi ka na lang nagpapasalamat sa akin. Alam mo namang best friend kita kaya hindi kita maihindian, ang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, alam ko naman ang limitasyon ko kay Elaine. Kaya kahit na meron akong nararamdaman para sa kanya, ay hindi ko pinagpilitan yon. Bukod kasi sa ayaw kong makasira ng isang relasyon ay mukhang wala rin akong pag-asa na mahalin ni Elaine dahil nga sa in love siya kay Rowena. Pero minsan Papa Dudut ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na ipakita at iparamdam kay Elaine na mahal ko siya tulad na lamang isang gabi. Roger, salamat nga pala sa pagsama mo sa amin ni Rowena sa palengke. Napapansin ko parang hindi ka okay kanina. May sakit ka ba? Nag-aalala lang tanong ni Elaine sa akin. Wala akong sakit, tipid na sagot ko. Talaga, sigurado ka ba? Nag-aalinlangan niyang balik sa akin. Hay nako, kung ayaw mong sabihin sa akin, eh sige, bahala ka. Napatingin lamang ako noon kay Elaine. Malungkot, mamayang kaunti ay muli siyang nagsalita sa akin. Roger, anong tingin mo kay Rowena? Tanong niya. Mabait naman siya at saka mukhang mahal na mahal ka niya. Teka, bakit mo yun naitanong? Nagtatakang sabi ko sa kanya. Wala lang, gusto ko lang malaman ang opinion mo kay Rowena. Since best friend naman kita. Okay lang ba siya sa'yo? Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Okay naman, basta napakaswerte mo at naging karelasyon mo siya. Malalim na ang gabi. May pasok pa tayo bukas. Paalala sa akin ni Elaine. O sige Elaine, bukas na lang ulit ha. At hindi ko na napigilan noon ang halikan siya sa pisngi. Bakit mo naman ako hinalikan? Tanong niya sa akin. Good night, my beautiful best friend, ang sabi ko na lamang sa kanya. Samantala, habang pauwi noon sa bahay ay tiyempong nakasalubong ko naman si Rowena na nooy pauwi na rin sa kanyang bahay. Sumabay na siya sa akin dahil iisang kalye lang naman ang bahay namin. Napapansin ko tahimik ka ngayon. Bakit? Usisa naman sa akin ni Rowena habang naglalakad kaming dalawa. May iniisip lang ako. Tipid kong sagot sa kanya. Roger, curious lang ako. Hindi ka ba talaga naaakit sa girlfriend ko? Biglang tanong niya sa akin. Siyempre, nagulat naman ako at napatingin sa kanya. Hindi ko rin alam ang sasabihin. Kung totoo kang lalaki, eh maaakit ka kay Elaine kasi maganda naman siya. Panunubok pa niya sa akin. Oo, maganda si Elaine. Sagot ko na lamang sa kanya. Nagkagusto ka ba sa kanya? Seryoso at diretsyang tanong niya. Natawa ako ng mahina. Pero deep inside ay kinakabahan na ako noong sandaling yon. Ano ba namang tanong yan, Rowena? Ano? Hindi ka ba nagkagusto sa kanya? Inulit niya ang tanong sa akin. Sa puntong yon ay huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang kanyang tanong. Paano kung sabihin ko sa iyo na nagkakagusto nga ako sa girlfriend mo? Aawayin mo ba ako? Hindi, seryoso niyang sagot. Nagtaka naman ako. Bakit naman hindi ang sagot mo? Hindi naman kasi ako nagsiselo sa iyo at saka tiwala naman ako na hindi mo ko aahasin. Subok na rin kita. Papagkakatiwalaan ka. Yun na lamang ang sinabi niya sa akin bago kami makauwi sa kanya-kanya naming bahay. Papa Dudut, aaminin ko na sa tuwing kaharap ko si Rowena
ay nakakaramdam ako ng guilt o konsensya dahil nga lihim kong minahal ang girlfriend niya. Kahit na lubos-lubos ang pagtitiwala sa akin ni Rowena. Pero dahil sa mabait naman si Rowena at naging magkaibigan din kaming dalawa, ay sinubukan ko talagang pigilan ang mga nararamdaman ko para kay Elaine. Ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin bukod sa may nararamdaman akong kakaiba. Kapag kasama ko si Rowena na siyang gustong gusto ko naman. Ewan ko ba Papa Dudut, pero para bang unti-unting nagbago ang ikot ng mundo. At ang paghangang meron ako para kay Elaine ay unti-unting nalipat kay Rowena. Dahil siguro sa palagi rin kaming magkasama ni Rowena bilang magtropa, kaya tuloy nahulog din ang loob ko sa kanya. Kaso Papa Dudut, sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ko na-realize kung ano ba talaga si Rowena sa puso ko. Rowena, may aaminin ako sa iyo. Naguguluhan ako. Panimula ako kay Rowena nang minsang magkausap kami sa phone isang gabi. Naguguluhan? Bakit naman? Usisa niya sa akin. Litong-lito na ako. Hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Hindi ko siya madiretsa noon dahil inuunahan ako palagi ng kaba. Hindi kita magets. Diretsahin mo na ako. Tila naiinip niyang sabi sa akin. Teka Roger, magtapat ka nga sa akin. Si Elaine ba? May gusto ka ba sa kanya? Tanong niya sa akin. Hindi si Elaine, Rowena. Malungkot kong sagot sa kanya. Kung hindi ka nagkakagusto kay Elaine, eh sinong gusto mo? Nagtataka niyang tanong sa akin sa kabilang linya. Alam mo Roger, magtapat ka nga sa akin. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ako komportable sa mga nangyayari sa iyo. Please sabihin mo sa akin, dagdag pa niya. Hindi ako nakakibo noon sa kanya. Roger, hindi kaya sa akin ka may gusto? Maya-maya ay tanong niya. Umamin ka nga sa akin, tama ba ako ng hinala? Teka Rowena, ano naman ang aaminin ko sa iyo? Nag-deny pa ako sa kanya noong una. Alam mo Roger, hindi mo maitatanggi sa akin yung mga kilos mo. Halatang halata na may gusto ka sa akin. Sa puntong yun ay isang desisyon na ang aking ginawa. Pasensya ka na sa akin Rowena, oo tama ka. Pag-amin ko sa kanya. So tama pala talaga ako. Tila malungkot niyang wika sa kabilang linya matapos maklarify niya sa akin ang lahat. Kahit na nalaman mo pang may gusto ako sa iyo, eh hindi mo naman ako papatulan, hindi ba? Hindi ka naman papatol sa lalaking katulad ko kasi ang trip mo eh kapwa mo babae, ang sabi ko naman sa kanya. Roger, pagkatapos na ay hindi ko na na-hang up si Rowena sa kabilang linya. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko Rowena. Baka naman iwasan mo na ako pagkatapos nito. Malungkot kong wika. Bakit ko naman gagawin yun? Roger, best friend kita. At saka alam ko namang nauunawaan mo ako. Malungkot na wika niya sa akin. Tumango ako bilang sagot pero deep inside ay aaminin kong nasasaktan ako noon. Oo, naunawaan kita, ang sabi ko pa sa kanya. At ayun na nga Papa Dudut, nalipat kay Rowena ang lahat ng pag-ibig na nararamdaman ko kay Elaine. Meron kasi si Rowena nakatangian na wala ang girlfriend niya na siyang gustong gusto ko naman. Kaya simula noon ay mas naging madalas ang mga lakad ng tropa namin ni Rowena, at sa mga araw na yon ay unti-unting tumitimbang siya sa puso ko. Kaso sa huli ay kailangan ko ring tanggapin na kahit kailan ay hindi may in love sa akin si Rowena dahil babae rin ang gusto niya. At nararamdaman kong hanggang kaibigan at katropa lang ang kaya niyang isukli sa mga pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Papa Dudut, nagpatuloy ang relasyon ni na Rowena at Elaine kahit na sobra akong nasasaktan. Hindi ko maiwasang mainggit noon kay Elaine dahil mahal na mahal siya ng prospect girlfriend ko. Minsan pa nga ay napapaisip pa ako na what if magpakababae na si Rowena at ako na lamang ang mahalin niya. Papa Dudut, nabuhay ako noon sa pagpapantasya kay Rowena, at sa tuwing kasama ko silang dalawa ay sinisikap ko talagang pigilan ang sarili ko. Kaso nga kahit na anong pigil mo ay hindi mo rin magagawa dahil
mahirap kalabanin ang sumisilakbong puso. Wala akong choice noon kundi ang aminin ulit kay Rowena na mahal ko siya. Nung una ay pinagtatawanan lamang niya ako. Pero lumipas ang ilang mga buwan ay tila nagkaroon ng himala sapagkat nagulat na lamang ako at naging malambing si Rowena sa akin. Bagamat hindi niya sinasabi sa akin na mahal niya ako, ay alam ko at nararamdaman kong mahal niya ako. Kaya nga isang araw nang magkaroon kami ng pagkakataong mamasyal na kami lamang dalawa. Sana kasama natin si Elaine para enjoy din ang girlfriend ko. Wika sa akin ni Rowena habang nagkakasiyahan kaming dalawa sa pamamasyal. Rowena, ikaw lang ang gusto kong kasama. Seryosong sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay hinalikan ko siya sa pisngi. Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya. Magagalit ka ba sa akin? Sisikmuraan mo ba ako? Mahinang tumawa ako sa kanya pagkatapos. Hindi, eh bakit ko naman gagawin yun? Wika niya. So you mean na gustuhan mo rin ang halik ko sa'yo? Hindi ka na ba tomboy? Napahagikik si Rowena sa sinabi ko. Ay nako Roger, ewan ko sa'yo. Pero Rowena, seryoso ako. May gusto ako sa'yo. In love ako sa'yo. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Usisa niya sa akin. Eh tomboy ako eh. Eh ano ngayon kung tomboy ka? Bakit porket tibu ka eh wala na akong karapatang mahalin ka? Sabi ko naman sa kanya. Samantala napalitan ang pag-aalala ang mukha ni Rowena. Roger, naguguluhan ako. Bakit ka naman naguguluhan? Siguro mahal mo na rin ako no, panunubo ko. Idedenay ko pa ba? Napangiti naman ako. Alam ko na kasi ang ibig sabihin. Oo na Roger, mahal nga kita, pag-amin niya sa akin. Himala, isang malaking himala, natatawa kong sabi. Himala ka dyan, pero seriously, pinago mo ako Roger. Kung dati sa kapwa ko babae lamang ako na-attract, pero noong dumating ka sa buhay ko, biglang nagbago ang lahat. Alam mo ba, bata pa lamang ako, alam ko na sa sarili ko na lalaki ako na nakakulong sa katawan ng isang babae. Akala ko kahit kailan eh hindi ako ma-attract sa isang lalaki pero mali ako Roger. Maling mali kasi na-attract ako sa iyo. Yun ang naging revelasyon niya sa akin. So ayan na ha, wala nang bawian, wika ko sa kanya. Pero meron akong isang problema si Elaine. Paano na siya? Tanong niya sa akin. Iwalayan mo na si Elaine, maunawaan naman niya siguro tayo. Malakas ang kumpiyansa ko na hindi siya magagalit sa atin, ang sabi ko sa kanya. Sigurado ka? Parang ayaw kong maniwala, nag-aalangan si Rowena kung hihiwalayan ba niya si Elaine o hindi. E anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin na maging hadlang si Elaine? Minga lamang siya ng malalim. Hi Roger, huwag mo nang intindihin si Elaine, ako nang bahala sa kanya. Best friend niya ako. Paninigurado ko sa kanya. Sige Roger, ikaw nang bahala sa kanya. Basta unti-untiin kong makipaghiwalay sa kanya. Yan naman ang huling sinabi sa akin ni Rowena noon bago kami nag-decide ng umuwi. At yun nga papadudot, naging girlfriend ko si Rowena pero patago ang aming relasyon. Ayaw kasi naming makalata si Elaine dahil nasisigurado namin yon na kukontra siya sa amin. Minahal pa rin at nakisama pa rin si Rowena kay Elaine pero tuwing gabi ay kami namang dalawa ni Rowena ang magkasama. Papadudot, kahit na kaunting oras lang ang pagsasama namin ay sinusulit talaga namin yon. Pinaparamdam at pinapakita ko talaga kay Rowena na mahal ko siya. Ganon din naman siya sa akin, kaso nga lang papadudot hindi masyadong naging lubos ang kasiyahan namin dahil nga patago ang mga kilos namin. Ayaw namin pagdudahan kami ni Elaine. Pero papadudot, hindi sa lahat ng oras ay may tatago mo ang isang sikreto dahil kahit na anong tago mo ay sisingaw at sisingaw pa rin ito. Kumusta na ang mahal ko? Teka, bakit parang malungkot ka? Tanong sa akin ni Rowena na tila nag-aalala na naman sa akin. Bakit?
May problema ka ba? Naawa ko kay Elaine, nakukonsensya kasi ako kasi pinagtaksi lang ko ang best friend ko. Weak ako kay Rowena. Pero tanong ko lang, kailan mo ba siya hihiwalayan? Tanong ko pa sa kanya. Sige, hihiwalayan ko na si Elaine sa harap mo. Aamin na tayo sa kanya. Yun ang naging desisyon ni Rowena. Ngunit nang halikan ko ang aking girlfriend ay nahuli kami ni Elaine. Roger, Rowena, bakit kayo naghahalikan? Anong ibig sabihin nito? Kumpronta niya sa amin at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Elaine, please let me explain. Pero pinatigil na siya ni Elaine sa kanyang mga sasabihin. Wala kayong dapat na ipaliwanag sa akin, mga hayop kayo. Akala ko kung sino ang kinakalokohan mo, Rowena, yun pala, iyang lalaking yan. Naibulalas niya, pagkatapos ay bumaling naman siya sa akin. At ikaw, Roger, ahas ka rin, no? Akala ko best friend pa naman kita. Ang galing kasi ng arte mo, kaya napaniwala mo ko na nakikisimpatya ka talaga sa akin. Pero ano ito? Roger, sa dinami-dami ng pwedeng mang-ahas sa akin, bakit ikaw pa? May paninisin niyang sabi sa akin. Elaine, I'm sorry, please. Pero natigilan ako nang paghampasin ako ni Elaine. Hayop ka, Roger, mga agaw ka. Galit na sabi niya sa akin. Elaine, tama na, ano ba? Awat naman ni Rowena sa kanya. Pinagsisisihan ko na pumatol pa ako sa isang tomboy na tulad mo, wika ni Elaine kay Rowena. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa akin. At ikaw, Roger, pinagsisisihan ko naging kaibigan pa kita. Kinamumuhian kita, kayong dalawa. Yun naman ang sinabi niya sa akin bago siya nag-walk out at iniwan kaming tulala at nagsisisi. Ngunit isang araw ay nabalitaan na lang namin ni Rowena na nasa ospital si Elaine dahil inatake ito sa puso. Agad kaming pumunta at doon ay nalaman naming ligtas na siya. Pero hindi kami noon tumigil sa pagdarasal sa Diyos na makarecover sana siya. Papadudot, isa sa mga dahilan kaya hindi mahiwalayan ni Rowena si Elaine ay may sakit siya sa puso. Bukod sa mahal din naman niya ito, inayaan ko na lamang si Rowena na pumili kung sino sa aming dalawa ni Elaine ang pipiliin niya. Hanggang sa yun nga, sa huli ay hindi pumili si Rowena at sarip ay kaming dalawa ni Elaine ang pinili niya. Okay lang sa akin yun, Papa Dudut, hindi naman kasi ako makasarili pagdating sa pag-ibig at bukod pa roon ay kaibigan ko rin naman si Elaine. Kaya hinayaan ko na lamang si Rowena na ipagpatuloy ang relasyon dito. Sa kabilang banda ay nagpatuloy din ang relasyon namin ni Rowena at alam na rin po ito ni Elaine. Tanggap na rin ni Elaine ang katotohanan at sa halip ay nagkasundo kaming tatlo na manirahan sa isang bahay na magkakasama habang pinaghahatian ang pagmamahal at atensyon ni Rowena sa amin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya naman ang buhay naming tatlo sa iisang bahay. Wala namang kaming nagiging problema. Sabay kaming tatlo na matulog sa iisang kama. Nagmamahalan pa rin kami ni Rowena hanggang ngayon at ganoon din si Rowena at Elaine. Magkasalo kaming tatlo sa pagmamahalan. Papa Dudut, ang weird ng kwento naming ito, no? Pero totoong nangyari yan sa amin. And so far ay wala namang kaming pinagsisisihan. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana ay mabasa niyo po ito. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Roger. Maraming salamat, Roger, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong karanasan sa pag-ibig at nakakagulat lamang na merong kayong threesome love affair. Sino ba naman kami para husgahan namin kayo? Ang importante lang naman ay maligaya kayo sa inyong ginagawa at wala kayong tinatapakang tao. Pero hindi ko i-advise sa inyo na pumasok sa tatluhang relasyon. Tandaan ninyo, ang pag-ibig ay ginawa lamang para sa dalawang tao. Sa una, masaya ang threesome love affair. Pero darating ang panahon na magdudulot din ito ng problema sa inyo. Sa pagtagal ay mauwi lang din yan sa paligsahan, na mauwi sa sumbatan, na mauwi sa selosan, hanggang sa hindi na matahimik ang inyong mga buhay. Ginawa ng Diyos ang puso para magmahal lamang ng isa. Huwag sana tayong sumobra sa isa. Kaya para sa inyo, Roger, Elaine at Rowena,
pag-isipan ninyong mabuti ang mga desisyon ninyo sa buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.